Hello, magandang araw sa inyo lahat mga boss at welcome po muli dito sa aking YouTube channel Rick Lawrence TV. Tara po, sama nyo naman ako sa isa na namang bagong video na aking ibahagi sa inyo ngayon. At sabi din natin mga boss ay ibahagi ko sa inyo yung power window schematic wiring diagram ng Chevrolet Optrana 2008 model. So ayan po mga boss, pero bago ang lahat, kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapag-subscribe, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell button para lagi kayo updated sa mga bagong upload kong video. At follow nyo na rin po yung aking Facebook page. So ayan, tara sabay-sabay nating panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! So ayan po mga boss, tara at samahan nyo naman ako sa isa namang bagong video na ibahagi ko sa inyo ngayon. Tulad ng binanggit ko sa intro natin mga boss, ang ibahagi ko sa inyo dito ay itong tungkol sa power window schematic diagram ng Chevrolet Optrana 2008 model. So ayan po mga boss, stay tuned lang kayo at panoorin nyo ng buong video na ito hanggang dulo at dito kahit paano magkaroon tayo ng konting kaalaman tungkol sa power window. So ayan po ating makikita, ito yung buong schematic diagram ng power window. At tulad ng mga una kong videong binahagi sa inyo mga boss, una ay banggitin ko rin dito yung mga component na kasama sa buong schematic diagram. So ayan po, ating makikita itong banda dito sa taas na nasa kaliwa ay ito yung fuse block IP. At dito sa fuse block IP ay dito natin makikita yung location ng ignition fuse na 10 amperes. So ito yung ignition fuse na 10 amperes. Then ito naman yung fuse block underhood. At dito sa fuse block underhood ay dito naman yung location ng power window relay. So ito yung power window relay. Then meron siyang dalawang fuse. Ito yung isa at ito yung pangalawa. Itong fuse na to ay ito yung para sa driver side power window. Then ito naman yung fuse na to ay ito yung para sa passenger side at sa rear left at saka sa rear right na power window. So ayan, ito naman ay ito yung power window main switch or master switch kung tawagin. So ayan, ito yun. Then bukod dito sa master switch, mayroon siyang individual switch. So mayroon siyang switch sa passenger side at mayroon siyang switch sa rear left power window at mayroon din siyang switch sa rear right power window. Then ito naman yung driver power window motor at ito naman yung passenger power window motor. Tapos ito yung rear left power window motor. Then ito yung rear right power window motor. So ayan po mga boss, yan yung mga component na kasama dito sa buong schematic diagram. Ngayon po, yung wiring connection ay isa-isahin natin para makakuha tayo ng konting idea tungkol dito. So proceed tayo mga boss. So ayan po mga boss, ngayon ang susunod nating alamin ay yung wiring connection. At alam nyo mga boss, ang wiring connection nitong power window ay meron siyang common ground at meron siyang common positive power supply. At yan ang ating alamin kung paano. Ngayon, ang una kong explain sa inyo ay itong magiging common ground. So ayan, ito yung power window main switch at ito yung body ground. So galing dito sa body ground, ayan yung wiring connection ay nakakonekta dito sa power window main switch. At lahat yan ay nakakonekta sa bawat isang terminal ng switch na nasa loob ng power window main switch. At ito yung magiging common ground. So ayan. Then ang magiging common positive power supply nitong power window ay manggagaling na yan sa power window relay. So tingnan nyo mga boss, ito yung power window relay. Meron siyang apat na terminal. Meron siyang terminal 86, 85, terminal 30 at yung terminal 87. Dito sa terminal 86, dito nakakonekta yung wiring naman na manggagaling dito sa 10 amperes na ignition fuse. So ito yung wiring connection. Then itong terminal 85, ito yung magiging ground nitong power window relay. Ang wiring connection naman yan ay galing yan dito sa body ground. So ayan. Then itong terminal 30, ito yung magiging power supply. Ang wiring connection yan ay galing yan sa battery. At dito, makikita natin, meron siyang symbol na B+. Then ito yung terminal 87, ito na yung output. At nakakonekta yan dito sa dalawang fuse. Itong isang fuse ay ito yung para sa driver side power window. At itong isang fuse ay ito yung para sa passenger side, sa rear left at saka sa rear right power window. Ngayon yung output nitong fuse na para sa driver side power window ay diretso nang nakakonekta yan dito sa driver side power window switch. Dito namang fuse na to ay ito na yung magiging common positive power supply ng passenger side, rear left at rear right na power window. So tingnan nyo mga boss, ito yung wiring connection. Lahat yan ay naka-splice. Ayan, naka-connecta silang
tatlo. Then mayroon pa siyang isang positive, kung positive power supply, at ito naman yung sa lockout. At nakakonekta yan papunta dito sa passenger side power window switch at sa rear left power window switch, then sa rear right power window switch. At itong lockout na to, ito yung safety na kung sakaling mayroong bata nakasakay sa likod, pag i-switch on to, hindi ito magagalaw, hindi siya mag-on and off kasi naka-on dito at nakakontrol yan sa driver. So yan yung safety nitong power window. Ngayon, mayroon pa siyang wiring connection galing naman dito sa power window main switch papunta dito sa individual na power window switch. So yung up and down galing dito sa power window main switch ay nakakonekta din yan parehas dito sa individual na power window switch. So ito yung sa passenger side, ito yung up at ito yung down. Parehas yung nakakonekta dito sa power window switch ng passenger side. Ganun din yung sa rear left. Ito yung up, ito yung down. Ito naman yung sa rear right, ito yung up at ito yung down. Then meron silang kanya-kanyang ground. So yan. Tapos bago pa nakakonekta, papunta sa power window motor. So galing dito sa individual switch. Ayan. So ito yung down, kakonekta sa power window motor rear right. Then ito naman yung up, nakakonekta rin dito sa power window motor rear right. So ito yung sa rear left naman, ito yung down, ayan. Then ito yung up. Tapos ito yung sa passenger side, ito yung down at ito yung up. Tapos itong sa driver side power window motor ay galing na yan sa power window main switch. So ito yung up, ayan. Then ito yung down. So ayan po mga boss, ito yung wiring connection or schematic diagram ng Chevrolet Optra na 2008 model. At dagdag ko na rin mga boss, itong bawat switch ay meron siyang diode na sa loob nitong mga switch. So meron siyang diode dito sa power window main switch at meron siyang diode sa passenger side switch, sa rear left power window switch at sa klasa rear right power window switch. Kaya may diode yan mga boss dahil itong power window pag nag-switch on ka ng up or down, sa alinmang switch ang i-on mo, magre-reverse polarity ang switch na yan. So ibig pong sabihin, ang isang terminal ay magiging positive, ang isang terminal ay magiging negative. So ang purpose nitong diode na nasa loob ng switch para maiwasang mag-short yung negative at positive. So yan yung purpose ng diode. Kasi itong diode na to ay one-way diode lang to. So hindi siya pwedeng tumawid yung positive dito sa kabilang linya. So yan po mga boss, ito yung konti kong kalaman tungkol dito sa power window wiring connection. At sana po inyong nagustuhan tong video na to. At kung sakali mang inyong nagustuhan mga boss, isang thumbs up ulit ang kailangan ko galing sa inyo. So hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat ulit sa inyong panonood. At muli po, sana patuloy niyo pa rin akong suportahan at panoorin ang lahat ng video na aking magagawa. So bye bye at see you sa sunod pang mga video tutorial. Shout out sa inyong lahat mga boss!